Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng reading ko. Welcome back sa mga new subscribers ko. Welcome to my new subscribers. Welcome to my channel. And welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now. Welcome to my channel. And if naka-resonate kayo sa reading na to, don't hesitate to subscribe and tap that notification bell and get notified so for my next upload. So anyway guys, this is a general love reading. Okay, so titignan natin kung kanino makaresonate to, kanino story to. Okay, so this is a timeless reading, so kung kailan nyo to mapanood, if nakaresonate kayo, then this might be your reading. Okay, so I was going to mention your zodiac sign. So if wala dito yung zodiac sign ninyo and naka-resonate kayo, it doesn't mean that this is not your reading. It could be, but check your placement kasi baka malakas yung zodiac sign na yon sa placement niyo. Okay, so let's start. So, what is happening right now sa inyong love story or love life? What is happening right now? So, I can see that you are a single person right now. Single ka ngayon and you are like, naglalakas kang loob to gain your strength na to move on this time. So, single and nandun ka sa point na you are moving forward, okay? So, kasi confused ka pa dito talaga eh. You are fighting. You are blindly fighting. Whether to fight towards moving on, letting go, or holding on. Kasi you experience a very, very nice relationship. Minahal mo yung person na to and naka-experience ka sa kanya ng pagmamahal din as well as magandang pagsasama, commitment, something like that. And I can see that this person is coming back to you. Okay? Or nag-offer siya sa'yo ng no, this is a new one. Bago to siya. Bago siya, may bago na dumadating sa buhay mo. Bagong person na nag-offer sa'yo ng relationship. Pero, hindi mo siya ina-accept. Kasi, parang feeling ko bago ka pa lang din na umalis sa isang relationship. So, hindi ka pa totally naka-move on. Kaya, nandito ka sa point na you are like gaining your strength na maka-move on ka na, maka-let go ka na from that previous heartbreak. Pero, sobrang confused ka kasi parang you are blindly fighting dito eh. So, hindi mo ina-accept yung offer ng person na to kasi nasa point ka pa ngayon ng healing. You are in a healing process with the star card here. And yun nga sabi ko, masakit pa yung mga nangyayari sa inyo. And nandun ka pa sa point na stress. Okay? Stress pa yung mga nangyayari sa iyo. Hindi ka pa nakatulog. Iniisip mo pa si ex. Masakit pa sa yung mga nangyayari sa inyo. Nandun ka pa sa point of even nag-spike ka pa. Kung ano na, kumusta na siya, ano na nangyayari sa kanya. So, hindi ka pa totally naka-move on. Pero, tinatry mo na mag-move on talaga. So, and this person, merong bagong pumasok sa buhay mo. So, it's either na this is someone, itong ex mo, it's either this is someone na married ka dito, and or it's either just committed ka sa person na to. So, mabigat yung mga nangyari sa inyo. Madami na kayong mga pinagdaanan. So, hindi madali sa'yo para makamag-move on. Okay? So, I want to see kung anong nangyari before or in the past bago tayo pupunta dito sa new person. So, what happened in the past? So, I can see talaga dito na it's either you are married or almost getting married. Parang ganun. It's either engaged ka or married ka kasi nandito sila. And this is what is happening to you in the past.
or this person promise you or offering you a new beginning, a marriage, or yeah, something, meron na bang engagement or nag-promise talaga siya sa'yo na magpakasal tayo. And then, suddenly, tumahimik siya. Suddenly, this person gave you silent treatment. Hindi ka niya kinausap. So, you still want a communication sa taong ito. And hindi ka pa talaga naka-move on. It seems like para sa'yo, itong may bagong dumadating sa buhay mo, para sa'yo is parang ayaw mo muna tanggapin kasi hindi ka pa talaga naka-move on from that past. Ina-recover mo pa yung pain mo, yung sarili mo dito. So, I can see that parang dito sa person mo, nung time siguro, may mga pangako siya sa'yo na magpakasal or nag-engage pa kayo. Kaya lang, I feel like merong humadlang. Kaya tumahimik siya bigla. Okay, so, nagkaroon sa kanya dito ng unsureness. Though, meron din sa kanya mga, meron kayong mga plan na talaga together and mga wish fulfillment until sa point na nagkaroon kayo ng fight, okay, arguments, and medyo bumagsak until sa point na hindi na siya nagparamdam sa'yo. Okay, so, this person, siya mismo yung nag-cut off ng relationship ninyo and sobrang sakit to para sa'yo. Kasi may mga pangako talaga siya sa yung kasal. Yun yung nakita ko dito, may pangako siyang kasal and bigla na lang ganito yung mga nangyari. So, ngayon, in this present situation, tinatry mo talaga mag-move on pero hindi pa ganun kadali para sa'yo. Then, somebody new came into your life right now. So, let's see. Let's see about this new person. What's the energy? Anyway, guys, you might be a Leo. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. So, what's the energy of this new person? A young one. Kasi kanina yung lumabas is the Page of Wands. So, this is also young person. So, ngayon lumabas na naman yung Page of Pentacles. So, this is a young person. Okay? Or young yung energy niya. Like, meron siya pagka young at heart. You know? Or just a young one. Very playful. Sobra siya, may hura siya. Okay, this is the energy. Ito yung masasabi ko sa taong itong bagong dumadating sa buhay mo. So, might be a young person, ando siya sa point of willing to offer you a commitment or a relationship. Pero, nasa point din siya ng wondering. This could be like very attractive person. Like, may hura siya. And very playful, madami siyang friends. Could be social media, personal, kahit sino. Wala siyang pili. This person is a friendly person talaga. Meron siyang confidence sa sarili niya that meron siyang, parang alam niyo yung may confident siya na pwede siya makipag-flirt kahit kanino. You know, may raming nagkakagusto sa kanya. Ganon siya naktao, pero very attracted siya sa'yo. Parang nakatingin kasi siya dito banda sa'yo. So, ang ano niya dito is, I really want to do my action towards this person. This person is, could be an Aquarius, could be an Aries, Sagittarius, Leo, could be a young Capricorn, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ikaw yung wish fulfillment niya kahit ganito siya. He like you or she like you. You are a wish fulfillment sa person na to. This person is very smart.
this person is someone who love to share thoughts, who love to share ideas, kung ano man yung mga nalalaman niya. Wala kang problema when it comes to communication with this person. Kaya nga nakita ko sa kanya, very friendly siya. So, this could be an Aquarius. Kasi may pagkamatulungin siya, humanitarian person. And this can give you happiness and fulfillment, the love that you really want. Okay? And this person, I can see na willing siya na mangako sa'yo ng commitment, goes together, something like that. I can see dito sa energy ng person na to. New beginning, na mag-level up pa yung friendship ba ninyo or yung whatever you have, okay? So, ito yung person na rin. Ito yung bagong person na to. So, let's see kung ano yung totoong nararamdaman ng new person na to para sa'yo. This person is waiting. Kasi diba, sabi ko, parang ayaw mo siyang tanggapin kasi nga hindi ka pa nakapag-move on. And naghihintay pala to siya na. Naliligaw na siguro to sa'yo. And naghihintay siya kung kailan mo siya tanggapin. Kung kailan mo siya sagutin. Very much attracted talaga. Yun yung feeling niya para sa'yo. Attractive ka sa kanya. Okay? Nagagandahan siya sa'yo. You might be a Libra or a Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, or a Pisces sign. This person really like you. Nakita niya siguro sa'yo yung you are a smart person, you are beautiful, you are talented, very wise, you know. Hindi ka madaling, hindi ka yung katulad ng mga iba na diretso. Kasi this person, meron siya mga experience about woman or man na agad-agad kasi na pumapatol. Kasi this is the king of wands. So, ang daming experience na nito. And nakita niya sa'yo yung difference na you are someone wise, not naive in anything. Parang mapagmasid ka masyado. Very, sabi nila na mystical kind of person. So, hindi ka basta-basta lapitan ng agad-agad na pumapatol. So, kaya nagustuhan ka niya. Parang mysterious ka para sa kanya. Kaya, this person really like you. So, ito yung feeling niya para sa'yo. Attracted talaga siya sa'yo. Gusto ka talaga niya. And, nagagandahan talaga siya sa'yo. Even physical attraction or, you know what I mean. I don't want to mention. So, and nakikita niya din sa'yo yung you are someone also na parang nakita niya sa'yo na parang compatible kayo kasi parang maganda yung magiging bonding ninyong dalawa. You are very confident person as well who loves also to enjoy life, you know. So, and this person is really waiting. Willing talaga siya. Persigido siya talaga na gumawa ng action towards with you. This person might be already talking to you. Meron na kayong communication ng taong ito and nagustuhan niya talaga yung kung ano ka, kung paano ka makipag-usap sa kanya, makipag-deal sa kanya, nagustuhan ka talaga niya dito. Pero, yun nga, naghihintay siya sa'yo dito kung kailan mo siya sagutin, kung kailan ka magparamdam na may gusto ka din sa kanya kasi hindi ka pa nga prepare, diba? Masakit pa sa'yo mga nararamdaman mo. So, hindi mo lahat sinasabi sa person na to kasi nandito si High Priestess. Sobrang mapagmasid ka. And nakikita ko dito kasi trap ka pa sa situation. Kasi because of that past person. So, let's see kung ano yung nararamdaman mo dito sa new person na to if naka-resonate ka. Ano yung nararamdaman mo sa person na to? Okay.
maturity yung nakita mo, naramdaman mo sa kanya, that itong parang nakikita mo sa kanya, itong taong to, pwede to kaseryoso na relationship. Okay? Nakita mo sa kanya yung brave niya, yung kaya niyang magbigay ng stable relationship, na may panindigan siya sa sarili, you know, a matured person you might be dealing with here, with an Aries sign as well, or just a matured one, a smart person na kayang i-manage yung isang relationship. Yun yung nakita mo sa kanya, responsible na tao. Yun yung pakiramdam mo sa kanya. Ang problema lang kasi sa'yo, trap ka pa sa past. So, you're still trapped in the past. Kasi nga, mahal mo pa din yung past mo. So, kahit anong gawin niya, parang hindi pa talaga enough yung mga nagagawa niya or pinapakita niya na to compare sa past mo, kasi minahal mo yung past mo talaga. So, nandun ka pa sa point of option. Naging option pa siya sa'yo na ano bang gagawin ko, kung ano yung mga decision or whatever. So, hindi mo pa alam kung ano yung decision ang gagawin mo about this person. Pero, na-appreciate mo siya. However, yun yung feeling mo. Nag-iisip ka pa talaga dito ng decision kasi you really want to have a changes. But the problem here is not changes to find another relationship, but the changes for yourself. Yun yung focus mo, yung self-care, self-love. Nandito. Reaching your goals. Kasi meron kang gustong patunayan eh. Meron kang gustong patunayan sa person mo na ito yung kaya ko, ito yung iniwan mo, ito yung kaya kong gawin, and this is why. Ganun. Then, kaya ayaw mo muna talaga sana tumanggap ng any new person in your life kasi you still want to succeed. Gusto mo muna na may papatunayan ka sa taong nang iwan sa'yo. So, okay? So, let's see about what you need to know. Ano yung mga pwedeng mangyari sa inyong dalawa ng person na to, ng new one na to? So, what you need to know? Alam mo, mamahalin ka. The communication will continue. Itong situation na to. There is a chance na this person will going to love you talaga. Like, ma-develop pa talaga yung nararamdaman niya para sa'yo. So, there is a tendency that this person will not give up on you. Kahit mapagod pa siya sa kakahintay kung kailan mo siya sagutin or kailan whatever you have. Okay? No label or something. Hihintayin ka niya and papatuloy siya, do the action na to proceed towards with you. Kahit pa sabihin natin na this person ma-stress na siya sa kakaisip kung bakit hindi mo pa talaga siya binibigyan ng chance na pumasok sa buhay mo, is like nandun siya, maghihintay siya, mag-offer pa din sa'yo siya ng new beginning. Darating yung time na medyo magkakaroon yung situation ninyong dalawa ng medyo mahirap para sa kanya, mabigat, kasi nga with your past person, with you as well, that you are not prepared on anything, commitment or what. Siguro meron na kayong mga sabi natin na light relationship, pero hindi pa sasabihin na commitment, not to call about that. So, medyo magkakaroon sa kanya dito ng unsureness kung tutuloy ko pa ba to. So, pwedeng mamangyari, pwedeng some of you, okay, no label, some of you naliligaw, some of you merong relationship with this person pero ayaw mo pa talaga na ilabas, na i-voice out na you are in a relationship with this person. So, something like that because you are not prepared yet. So, kaya nanghihintay siya dito. Actually, may pagod na sa kanya. Medyo darating yung point na
mabibigatan siya sa sitwasyon ninyo. Pero nakita ko pa din sa kanya dito yung patience kasi willing pa siya to fight for you. Pwedeng some of you are LDR and this person is willing to see you in person para mapatunayan niya sa'yo kung gaano kanyang kamahal. So, you might also be dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces, a young person, Aries, Sagittarius, Leo. Okay, so this is what you need to know or about your relationship. So, let's see about with you and your past. Okay? Then, punta tayo sa outcome. Anong pwede mangyari sa inyo ng past mo? Ang dami. I cannot take it. So, I can see here with you and your past is really magkakaroon talaga ng separation. Okay? With the Ten of Swords. So, this is a separation na talaga. Parang adun ka na sa point that you are ready planning talaga na wala na, tatanggapin ko na talaga na wala na kami. Tanggap mo naman na, pero you know, sabi ko nga kanina is, masakit pa sa'yo yung mga nangyari, diba? So, you are still going to check on this person, spy, kung ano nang nangyayari sa kanya, kung meron na ba siyang iba, may bago na ba siya, something, you still going to check about that. Pero, parang andun sa'yo na, dinahandahan mo na okay, tanggap ko na. Parang gusto mo lang naman kasi talaga dito na merong kapatunayan sa kanya na mali yung ginawa niyang pag-alis or ginawa niyang pag-iwan sa'yo. And nakikita ko si you will going to change your life this time and proceed ka na talaga to a separation with this person. Like, hindi na kayo magkakabalikan pa talaga itong taong ito because this is the death card already. So, mag-move on. This is really what you want. Okay? To be the empress. You know? Yung ma-rebuild mo yung self mo. To reach your goals with the Nine of Pentacles. To have this self-care. To get your power back. And para makita, this is your way of revenge might be. Okay? Some of you really might be a Libra sign here. So, this is your way na or Scorpio sign. So, para mapakita mo na you are worth it, you are deserving. Hindi mo ako dapat iniwan pero kasi tignan mo ako ngayon, successful na ako ngayon. Kaya itong person mo na to, na bago na to, is either no label kayong dalawa, it's either may label kayo pero tago lang kasi hindi ka pa prepared na makipag-commit sa kanya, or it's either you are just in a situation na you don't understand whether kayo ba or hindi. Okay? So, naghihintay siya sa'yo. So, ikaw hindi ka prepared kasi nga may gusto kang patunayan sa sarili mo at sa ex mo. Pero you really wanted to have a changes talaga na. So, tignan natin yung outcome dito. So, I can see a celebration. Pero, let's see. Ano yung decision mo dito? Alam mo, you wanted to be fair with this person. Gusto mo maging fair sa kanya. maybe siguro, I can see na parang you will going to walk away calmly in your situation with this new one. Gusto mo maging honest sa kanya talaga that hindi ka pa talaga totally prepared. Wala akong nakita kasi sa'yo dito na willingness na tanggapin yung person na to, willingness na mamahalin siya. Wala akong nakita. Ang nakita ko lang sa nararamdaman mo, okay siya na maging kapartner sa buhay. Okay siya na karelasyon. Pwede mo siyang mahalin pero hindi ka prepared.
So, I can see that you were going to stay friends. Ito yung magiging honest ka talaga sa taong ito. Friends na lang muna tayo talaga kasi hindi pa ako prepared na makipagrelasyon sa'yo. So, might be this person will go, it's either siya or ikaw. I feel dito siya eh. We're going to walk away calmly. Parang, okay, I really want na meron tayong relasyon, na maging proud ka sa akin in public kasi I am your partner. Pero seems like wala akong nakukuha, napapagod na kasi ako sa kakahintay kung kailan tayo kung kailan mo ako matanggap in public, ipakilala or what. So, aalis na lang talaga siya dito ng silently or kalmado para hindi na lang magkagulo. But I can see dito, through your changes in your life, see, itong person na to, willing talaga siya sa'yo na siguro nakita, I can see then the past person came back in the near future, nung time na nag-proceed ka talaga to your success. Nag-proceed ka to your success, this person will come back, but hindi mo siya natanggapin. Hindi mo na siya tinanggap dito kasi gusto mo na talaga ng mas okay ka sa yung life alone with your success, with your goals, reaching your goals. And parang I can see that ayaw mo nang tanggapin yung past. So, hindi mo din tinanggap yung new because you are not prepared. Ayaw mo din na maging unfair sa kanya. And na-feel mo siguro sa kanya na naghihintay na talaga siya and willing na siya. Nag-aaway na nga kayo paminsan dito because of this person really wanted na ma-expose na yung relasyon ninyo kung may mga relationship kayo na tinatago. But then, the problem, hindi ka pa talaga prepared. So, umalis din siya. So, you are now celebrating alone with your life, with your success. And that will be the outcome of this reading. And that is my reading for you guys. Thank you and God bless.